ginagawa sa kriminal law. Pero civil law. Pero di batas ng simbahan na kriminal law. May batas din na Ronnie Gaeta, and welcome back again to my channel. And so guys, nandito kami ngayon sa Padre Pio, katanghaliang tapat. Dapat kanina pang umaga. Kasama ko si Thomas. Kasama ko rin si Julian at si Jared. And so guys, let's go. Let's tour around. Nandito kami mga sa parking area. So, nag-uumpisa na yan tayo yung 2 PM mas. Kasi narinig ko na si Father na nagsisermon. Yeah. Let's be quiet na lang muna. Sinabi rin naman kapag pinagwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinagwalay, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaan. Pangako, bagkos ay tugtin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, mga minamahal na kapatid, tayo na tutunay sa mundo kung saan guys, ayan, tapos na po ang misa, kaya naman tayo ay nag-picture-picture na. So, syempre, binidyo ako na rin yung buong simbahan kasi napaganda kasi bagong renovate na rin yung shrine. So, lalo siyang gumanda at lalo siyang dinarayo ng mga parokyano na Padre Pio Shrine. So, ayan nga, lumabas na mga kamay. Ito yung mga ribulto ng mga santo at santa ng Padre Pio. So, papasok kami dyan guys sa taas. Nakakit kami. Merong entrance dyan, 20 pesos para makapasok ka. Pero syempre, yung 20 pesos na yan, may kasama na rin siyang may free bracelet na yan. So, ayan. So, kasama ko pa rin syempre yung pinsan ko at yung mga pamangkin ko, yung dalawa, si Thomas, si Julian at syempre si Jared. Ayan. So first time nga nila makapunta dyan, kaya naman sinusulit nila. Ayan. So ayan, nakakuha na ako ng bracelet. Binigay ko nga kay Jared yung isa at kay Thomas yung isa. Ayan. Libre naman yung mga bata, adult lang ang may bayad. So ayan na nga, umakit na kami. Napaganda at damang-dama mo ang pagkaluma nung gusali. Epic pelik ka. So ayan, nagpa-video nga pala ako dyan kay Jillian. Kasi syempre, mahirap video ang sarili. Ang pangit tignan! Ayan. Pero kinuha ko rin naman dyan yung camera at ako na nga nag-video kasi binidyoan ko yung mga frame or about kay Padre Pio. Ayan. Yung history ng Padre Pio at saka syempre nung shrine. So, ayan. Tapos nga umakit na rin kami sa pangatlong palapag. Ayan. So syempre ganoon pa rin makikita natin mga about pa rin kay Padre Pio, mga naka-frame na mga imahe ni Padre Pio at syempre yung mga history. So akit kami dyan sa pinakatuktok kung saan tanaw mo ang buong kapaligiran. Ayan. Syempre pero nagpaiwan na dyan si Jared kasi meron siyang fear of heights. So nagpaiwan lang siya dyan sa pangatlong palapag, din na siya umakit sa pinakatoktok nung gusali na yan. So ayan, napaganda ng paligid. Tanaw na tanaw mo ang ganda ng tanawin sa pinakataas. At ang lakas ng hangin, tanaw mo ang buong paligid ng Padre Pio Shrine. Napaganda. Magubat pa. Berdeng-berde pa ang kalikasan ng Batangas. So ayan, makikita nyo yung birhen na nandun sa tuktok at kumakalembang pa nga ang bell ng simbahan.
So guys, kung gusto nyo pumunta sa Padre Pio, pwede naman. Wala naman ang ipinagbabawal. Voluntaryo na lang din ang pagsusot ng face mask kahit sa bata. Kaya po pwede nyo na isama ang pamilya nyo, asama ang inyong mga anak, maliit man yan o sanggol, pwede nyo nang isama. Ayan, hindi naman siya ganun ka-crowded. So syempre malaki naman yung place. Malawak, kaya hindi ganun kasiksikan. Ayan, kahit gaano kadami yung tao pumupunta dyan, hindi naman siya crowded. Kaya pwede. Pumunta na kayo, napadali niya puntahan. Kung kayo ay galing sa Manila, pwede kayo dumaan sa South Luzon Expressway and then mag-isitang ay ng Santo Tomas Batangas. And kung taga dito lang din naman kayo sa South, napakadaling puntahan, di ba? Basic lang naman dahil kilala naman ang Padre Pio Shrine. Kahit sa ang dao ng Pilipinas, kilala ang simbahan ng Padre Pio. Ayan. So guys, pumasok kami dyan sa relics of Padre Pio. Makikita nyo dyan yung piece of cloth and then yung cross. And then para siyang style ng Magellan's cross sa Cebu. Dahil napaganda ng taas. Ayan, tignan nyo naman, nandun si Jesus. At nagpatuloy niya kami sa aming paglalakbay tuloy sa Reyes. So ayan, nag-picture sila dyan sa may ayan, holy water cross. Ayan, pwede kayo mag-picture dyan. May pila yan, at least solo ka mo lang po ito bummer sa iyong larawan. Kaya may kikita ka dyan para magkaroon ka na solo picture. Ayan, ayan. So pagkatapos nga magpa-picture doon sa Holy Water Cross, nagpunta naman kami dyan. Pagpunta kami sa Holy Water Sanctuary. Kasi na inaabala na kayo yung... Pinupunta na Holy Sanctuary guys dahil hindi kang kumuha dyan ng Holy Water. Basta meron ka lang empty bottle or pwede kang bumili ng empty bottle na nisasakot ka lang dyan. Meron pa lang dyan kayo water bottle. Kung meron ka naman kaya ng water at gusto mong hindi na bumili, bumili yan. Gusto mo taro yan naman and then sumalo ka lang dyan sa loob. So ayan niya guys, napaganda ng loob niyan dahil tignan mo naman ang ceiling at ang rebulto ni Padre Pio, diba? Doon pa ang cross ni Papa Jesus. Ayan, napaganda ng painting. At ayun na nga, tignan mo naman, makikita mo si ate na sumasalok ng holy water sa kanyang empty water bottle. Ayan. At syempre, naghugas kamay lang kami at nag-send the cross. Dahil naman yan ay holy water. Huwag mo lang inumin guys, hindi po inumin yan. At pagkatapos ka namin doon ay pumunta naman ako sa bilihan ng mga kandila. Iba diba ang kulay, iba diba ang sabihin ng mga kulay na yan o ang sinisimbolo ng dalawang kulay ng kandila. Tayo ay magsisindi ng kandila. Salamat na rin sa ating Panginoon sa lahat ng ating nakukuha blessing mula sa kanya o natatanggap natin blessing. Salamat na rin sa lahat paggabay niya sa atin, sa ating kalusugan, sa walang sawa niya sa pagsuporta sa ating buhay. Ayan. So mataimtim na panalangin para sa ating mga tanging dasal at salamat kay Jesus. So yun nga guys, sinindihan ko na ang ating mga kandilang binili kanina.
nagtulong na nga rin pala ako dyan kay Jared kasi maraming kandila akong binili, iba't iba kulay. Kasi marami akong dapat magpasalamat kay Jesus dahil sa blessings at sa gabay at sa kung ano pamahal na natanggap ko mula sa kanya. So ayan na nga, natapos na kami magsindi ng kandila at syempre nagpatuloy na kami sa aming pamamasyal dahil gusto nga ng mga pamangkin kong libuti ng Padre Pio dahil first time nga nila makarating dyan, kaya naman namin ang pinagbigyan. So papasok kami dyan sa relics ba yan or yung mga kagamitan na natira mula kay Padre Pio. Ayan, yung mga tela na nakuha sa kanya, yung kanyang hair, kapirasong book na nakuha sa kanya na na-preserve at inilagay dyan sa Padre Pio Shrine. Ayan. So dyan yung may kita yung mga iba't ibang bahagi na mula na nagmula kay Padre Pio. Ayan. So dyan yung may kita sa lugar na yan. So kung gusto nyo bumisita guys, ayan, open naman ang Padre Pio everyday. And then misa, alam ko may misa yan araw-araw, and then pag Sunday may misa yan ng 6-9, basta maraming misa yan pag Linggo. Ayan. So kung gusto nyo pumunta, ayan, bukas na bukas ang Padre Pio para sa lahat ng Katoliko. So guys, pagkatapos nga namin magpunta doon sa mga relics ni Padre Pio, ay napunta naman kami sa bilihan ng mga souvenir. Dahil bibili nga si pinsan ko na si Thomas ng pasalubong para sa kanya girlfriend. So nagtingin-tingin muna kami dyan. So magaganda yung souvenir mula kay mula dyan sa souvenir shop na yan sa loob mismo ng shrine. Ayan. So since naubos na ang pera, aking pinsan ay nagtutulong na siya. Umugot na ng kanya salapi ang person para may panggastos at pangkain kami. So dahil na nga nakapag-withdraw na, nagutop ang mga person, kaya naman nagtungo kami sa kainan. Diyan pa rin yan sa loob ng shrine kasi may mga kainan dyan. So after mass, kung pwede kayong kumain, meron dyang lomi batangas, goto batangas, at kung ano-ano mga tapsilog, bulalo, ayan, maraming pagpipilian. So dyan kami kumain sa uno. I'm not sure kung ano nga pangalan nung ang kainan na pinuntahan namin. So ayun na nga, since tapos na kami kumain, naglalakad na kami dyan papunta sa exit kasi kami ay uuwi na rin at ako'y pupunta pa ng aming tindahan. So guys, sumakas muna ako panandalian sa aming tindahan dahil hindi naman lagi dapat tayong ibubuhos ang oras sa tindahan. So kailangan din natin magkaroon ng time sa Diyos at bumisita pa sa kanyang tahanan. Ayan. So ayan, pa-exit na kami. So kahit na pahapon na yan guys, pero marami pa rin dumadayo o pupunta para magsimba at maglibot-libot dyan sa lugar. So guys, maraming salamat po sa inyong panonood and I hope nag-enjoy kayo. And kung gusto nyo bumisita sa Padre Pio, pwedeng-pwede. Maraming salamat po. And kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like, share.